Suzuki Raider 150. Nakilala ang motor na to dahil sa maganda nitong forma at malakas na makina. Na ayon sa aking mga source, eh kaya na itong tumakbo ng 100 kph ng premiere lang ang gamit. Wow! Pero syempre joke lang. Pero ito totoo na. Dahil nakausap ko si Aling Marites kanina, bali-balita raw dyan sa kanto ng Raider 150 na ang King of Underbone. Paki-comment down below naman. No brand wars, peace. Pero alam nyo bang halos magdadalawang dekada na rin nang unang inirelease dito sa Pilipinas ang motor na to? Dahil 2003 nang unang nilabas ito sa market at 2004 naman nang dalhin nila dito sa Pilipinas. Pero alam nyo bang related ang Raider 150 at FXR 150? Dahil almost same silang specs at same ng farts na ginamit mula sa karburador hanggang sa makina nito. At pagtapos ng mga similarities nila sa FXR 150, eh dito nila naisip na i-redesign ang brand din nilang FX125. From 125cc, ginawa nilang 150cc. Actually, same chassis din naman ang ginamit nila. Kaya dito nila nabuo ang Underbone na Raider 150. At nang pagdating nito sa Pilipinas, eh talaga naman pumatok at nagustuhan ng mga maraming Pilipino. Suzuki na siya lang ang naglabas kauna-unahan sa market na may 150cc displacement. So bumili agad ako. Pagdating sa handling ng motor, astig siya kung tutusin. Marami siyang kaparehas, pero pagdating sa performance, masasabi ko the best. Hindi lang siya natangin itong ganda at bilis nito. Ito ay tinawag na Raider First Generation. Ito ay powered by 147.3 cubic centimeter, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder at carb type. Pero ang nakakapagtaka dito, eh wala siyang push start. Pero may abang siyang push start eh. Pero di rin nagtagal, eh muli sila naglabas ng bago. At sa pagkakataong ito, eh nilagyan na nila ng electric start. At syempre, mga bagong colorway nito na lalong nangakit sa maraming consumers. Wow! At taong 2009 naman, nang nilaunch nila ang Raider New Breed. Pero sa pagkakataong ito, eh may mga samot sa aring komento tayong narinig ukol sa series ng motor na to. May mga nagandahan. Nilabas pa lang yung first gen, pangarap ko naman na magkaroon ng Raider 150. Yung expectation ko dun sa speed na maibibigay sa ano niya, nalagpasan nyo pa yon. Yung performance naman ng Raider 150 breed ko, hindi pa ako niya naipapahiya sa every rides na narating niya. Astig talaga ang Suzuki. At meron ding hindi. Oh God, please no! 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 Grabe naman ang galit mo, boss. Tinatanong ko lang naman eh. Bahala ka nga dyan. At ang Raider New Breed nga pala ay may apat na colorway. Ito ay Samurai Edition, Tribal Edition, Chicks Edition, at Flag Edition. Taong 2013, nang nilaunch ang Raider Reborn, na ayon sa sabi-sabi, di umano, kung magbabase doon tayo sa looks ng motor, eh ito na nga rin yung pinakamaangas at pinakapoging Raider na lumabas. Kaya ko po ito nabili kasi nakita-kita nyo naman po sa style niya, very stylish po, tsaka kunting galawan nyo lang sa parts niya ay poging-pogi ka na. At saka hindi po kayo mamroblema sa mga accessories and modification niya kasi sa market, available na po lahat siya and plug and play na lang po. Kaya sa Suzuki, astig ka. At ang talaga Raider R150 ang tunay na underbone king. Sa mga naka-reborn dyan, paki-comment down below na lang kung totoo yung sabi-sabi. At ang Raider 150 Reborn nga pala, eh may maraming colorway na lumabas. Actually may mga edition-edition pa silang tinatawag dito eh. Dahil mula 2013 hanggang sa ngayong kasalukuyang 2022, eh patuloy pa rin ang pamamayagpag nito sa market. Kaya siguro di ko na ito isa-isahin pa. Dahil ang point ko lang naman dito, kahit anong edition pa yan, eh nakahanay pa rin sila sa Raider 150 Reborn. At taong 2016, ito yung era na nauso na ang mga fuel injected. Kaya naman, di nagpahuli ang Suzuki pagdating sa ganyang upgrade. Dahil sa taong ding na to, eh nilaunch nila ang Raider 150 Fi nila. At talaga namang sobrang laki ng pagbabago nito compared dun sa mga unang generation nila na carb type. Unang-una,
syempre sa looks. May mga nagandahan at syempre meron din namang hindi. At pagdating naman sa kanyang speedometer, sa dating analog, ngayon ina naka digital na. Pero teka lang, Englishin ko kaya para sosyal. Wow! The Raider 150Fi is equipped with LED headlights, rework engine with fuel injection, and with liquid-cooled cooling system. This engine also shared with GXSR 150, albeit with different gear ratio. In the transmission, different injector and different tuning in the ECM, this generation also assembled with CDK kits from Indonesia in Vietnam as a Raider 150 and sold together with a fully imported Indonesian-built Satria 150. So, nag-gets nyo ba? Kung di nyo naintindihan, i-search nyo lang sa Google bago pa naman yung Raider fuel injected eh. So, dito ko na siguro tatapusin. Maraming salamat sa panonood. Paki-like, comment, share, and subscribe.